I'm in my 40s right now, and my skincare concerns are hyperpigmentation, minimizing pores, lifting and firming, as well as brightening. And I'm also a combination skin to begin with. Unlike back then, older days, ganyan, parang kulang na lang inumin nyo yung mga hyaluronic acid, ganyan, gawin nyo siya na parang nasa red wine lang, iinumin nyo, parang yung mga supplements lang, ganon, ang hydration at ang moisture na kinakailangan ng skin. Hi guys! Welcome back to my channel. Nako, excited ako guys sa gagawin ko ngayon. At alam nyo naman, pag skincare ang pinag-uusapan, eh medyo nagpapalpitate ako. Hyper ba? Sasabihin na naman ng mga friends ko dyan. Ay nako, si Angie, hyper na naman. At totoo naman, talagang pag-beauty, lalo na sa skincare, ewan ko, makeup, pero skincare talaga. Eh hyper talaga ako. Parang hindi tayo mauubusan, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo mauubusan ng usapin tungkol dyan. Eh ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang aking current skincare evening routine. Yan. Kung ano ba ang ginagamit ko sa gabi, kung saan nagre-repair ang skin. So, yung mga night treatment, yung mga repair, malaki ang itutulong ng treatment na yan sa gabi. Dahil doon na-rejuvenate ang skin. Dahil wala tayong mga aggressor sa umaga, yun ang mga kalaban ng skin natin. Pag evening routine, personally, mas marami akong inilalagay sa gabi kesa sa umaga. Talagang kahit na minsan pag nalilate akong matulog, hindi ko kinakalimutan ang maglagay ng skincare. At hindi pa nangyari sa akin guys sa age ko na ito na tinamad akong maglagay ng skincare. Isang bagay yon na kinaka-proud ko sa sarili ko dahil sa pag maaga kang nag-alaga, talaga namang nag-i-invest ka sa skin. Kahit na pasabihin mong nung bata ka pa, hindi good skincare ang pinag-i-investan mo, pero meron kang routine na ginagawa, eh malaking tulong yon para sa pagtanda mo. Sinasabi ko nga na mas na-appreciate mo ang skin pag maaga kang nag-alaga. Yun lang ang ma-share ko sa inyo guys. Kaya kung meron sa inyo na tinatamad maglagay ng skincare ngayon, eh medyo mag-isip-isip na kayo. Kasi tingnan nyo na ang magiging itsura nyo pag kayo'y nag-age. So sa mga na ngayon pa lang, eh talagang pinag-iimbestan na ang pag-aalaga sa skincare nila o talagang kinagigiliwan. Ay nako, natutuwa ako para sa inyo at happy ako sa inyo. Dahil sa prevention na yung ginagawa nyo na yan, eh yung treatment in the long run hindi na mahirap para sa inyo. Parang mag-age talaga kayo gracefully. Kaya natutuwa talaga ako ngayon at naaliw ako dun sa mga at a young age, yung mga kabataan ngayon na talagang masyado na silang bihasa at na-learn na nila na in-nurture ang kanilang skin. Unlike nung mga dati, back then, older days, ganyan, na talagang ni sunblock eh hindi naglalagay. Mas maganda ngayon. Kaya guys, dun sa mga era ngayon, wala kayong dahilan para hindi kayo mag-alaga. Kasi lalo na ngayon na ang dami-dami ng lumalabas ng mga skincare. So, start na natin, ha? Huwag na natin patagalin. Alam nyo naman ako, pag nag-i-intro, sobrang haba, kalahati yata ng aking vlog eh sa pag-i-intro kasi sa kadaldalan. umpisa na natin. Nagdo-double cleanse ako, guys. Ang 2 years ko na yatang na-start mag-double cleanse. Pero nag-shift ako from one brand to another. So, ngayon, ang ginagamit ko is cleansing oil. This one, gift sa akin ng aking friend. Hello! Ayan, aking L'Occitane na, tama ba? L'Occitane. I-correct nyo ako. Comment down below kung anong tamang pag- pronounce. Pero kung hindi man, i-google ko. Pero ngayon, spare nyo na ako kung mali ang aking pagkaka-pronounce. Whatever, kung anong lumabas sa aking bibig. Maganda siya, guys. At mabango siya. At nakakalinis siya, pati ng mascara. Sa akin, ha? Sa pagkakagamit ko. Nagawa ko dito sa una sa cleansing oil is dinadump ko ng konti yung face ko with water. Magpapump lang ako ng
3 pumps and then ilalather ko lang and saka ko siya iwawash sa face ko hanggang sa neck. And then after, i-rinse ko lang at gagamit naman ako ng cleanser. Usually, ang ginagamit kong cleanser, guys, is yung foaming cleanser. Pero ngayon is nag-liquid ako. So, St. Ives ang ginagamit ko ngayon. St. Ives na Blemish Care. Kasi may tea tree, help clear blackheads. So, nilalather ko lang din siya sa face ko. Actually, guys, hindi ako matagal mag-lather ng 30 seconds to 45 seconds lang. Kasi ayokong masyadong nag-strip yung moisture sa face ko dahil sa paggamit. And then after, pupunasan ko siya, tissue lang, and then idadump ko lang yung tissue. Hindi ko siya tinatag or in-strip. Pero kung may chance na hindi naman ako nagmamadali, hinahayaan ko na lang siya matuyo sa face ko. And then saka kung uumpisahan yung aking iba pang skincare. Kasi nag-start ako sa bathroom, andun yung aking pagdo-double cleanse na gamit, and then papasok na ako dito sa bedroom para dun sa iba pa. So, mga ilang minutes din naman yon, hindi ako nag-tissue off na sa face, okay na din kasi natutuyo na din siya bago pa ako makapag-prepare. So, kanya-kanya naman tayo ng paggawa ng ating routine, diba? So, yun yung akin. This is British Rose from Body Shop. Alam naman natin ang rose ay for hydration. Kaya yan. So, for mature skin at for dry skin, okay na okay ito. At matagal-tagal ko na siyang nagagamit. Nalampasan niya yung expectation ko sa kanya. Yung iba dito, guys, mga matatagal ko nang ginagamit. So, masasabi ko na kung marerecommend ko. At meron din naman ako na mga bago lang na ginagamit. Tinatry ko pa lang yun. Sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung status niya sa akin. Ito ngayon, naaaliw akong gumamit ng rose, anything na rose, rose petals, maliban pa sa amoy. Doon, maraming mga klase ng scent ng rose. Itong sa Body Shop, so nakangalahati na rin. Gusto ko siya hydrating naman. Late last year and early this year, malamig-lamig yung panahon dahil nga parang feeling mo nagta-tighten up yung skin. Pero sabi ko nga mag-shift ako from mas lighter kasi baka ako maging oily ako pag gumamit ako ng summer. Pero guess what, guys? Hindi ganun na nangyari. Parang okay lang siya na nababalance niya yung skin ko. Kaya tinuloy ko pa din ang paggamit sa kanya. Kasi pag ginagamit ko na siya, after ng aking pag-double cleanse, wala na talaga akong nakikita na dumi-dumi. Ganyan. Ibig sabihin, okay naman siya at nahahydrate niya naman yung skin ko. At sa totoo lang, pag gantong medyo mature skin na kayo, mas gusto niya ng konti na hydrating na yung mga ginagamit. Parang kulang na lang inumin niyo yung mga hyaluronic acid, ganyan. Gawin niyo siya na parang nasa red wine lang, iinumin niyo, ganun, di ba? Parang yung mga supplements lang. Ganon ang hydration at ang moisture na kinakailangan ng skin. Kaya inom-inom din ng water. Kailangan din yan, di ba, guys? So, mainom ba kayo ng water? Kung hindi, uminom-inom na kayo. At wag na kayo masyadong magsusoft drinks. Alam nyo, guys, eto, fact. Ako dati sobrang hilig ko uminom ng soft drinks. For health reason. Wala naman ako naging sakit dahil doon. Pero para ma-prolong pa ang aking buhay. At alam naman natin na sugar pa din yon. So, 3 years na ngayong summer, na-stop ko na yan. And totally, hindi ko naman siya hinahanap-hanap. Walang kasing sarap inumin ang tubig ngayon, guys. Yun lang ang masasabi ko. And I am proud of myself na nagawa ko yon. Kasi dati, hindi ko magawang kumain o kung ano man ang imerienda ko na wala talagang soft drinks. Kaya ngayon, water na lang. At okay naman. So, siguro, isang bagay din yon na natutulong ko sa skin ko na mas marami akong iniinom na tubig. After nun, ay eto, essence time na girls. Ayan ang aking, ang ginagamit ko ngayon na essence is Misha. Ang Time Revolution for 2 to 3 years na akong gumagamit ngayon ng essence, guys. Water essence, kung ano-anong essence. I start from Cadalay. O yun. And then, Suluasu, and ito ng Misha. Ito ang pinakabago ko ngayon na tinatry, as so far okay siya. Ang essence, guys, ay nakakatulong para sa mga susunod mong ilalagay sa face mo. Pine-prepare niya yung skin mo para dun sa mga next steps pa.
So ito guys is nakakapagpa-brighten, nakakapagpa-younger looking ng iyong skin kasi younger looking in the sense na na-freshen up ka, fresh face ang natutulong niya. Healthy looking lagi ang skin mo and napa-plump niya din, nakakatulong din siya sa pagpa-plump. Ang pagpili ko ng essence guys ay depende din pero so far to top it all, ang essence naman is in preparation ng next skincare. Ginagamit ko to guys is maglalagay lang ako ng 2 to 3 drops sa palm ko tapos saka ko siya i-apply all over my face and sa neck din guys. Sa neck, all over the face, ganyan. Tapos dahan-dahan lang ang paglagay. Yung iba ginagawa nila, nilalagay nila sa cotton pads and then sa kanila inilalagay ng unti-unti na ganyan pero ako straight lang sa aking palm and then saka ko siya ina-apply all over my face and okay naman siya sa akin ng ganun guys. Talagang highly recommended ko yung paglalagay ng essence. Kung nakakagamit kayo ng sulwaso activating serum, ganun siya or SK2. So ayan yung affordable counterpart niya pero same lang ng description or kung ano yung gusto niyo ipa-implement sa skin. Susunod ko na guys is magsi-serum na ako. Ang serum ko is from AHC, second bottle ko na to. Ang ingredients niya is red hibiscus, may probiotics, may B12. So lahat na nakakatulong para sa pagpapa-renew ng skin at pagpapa-brighten ng skin. So, nakakatulong din siya sa pag-lift guys at yun ang napuna ko din. Yung effect niya is parang healthy looking skin ka lagi. Parang hindi mukhang pagod, parang laging kagigising lang ng itsura mo. Ganun yung napuna ko sa kanya. Kaya ako sinasabi naka-healthy looking skin kasi ganun yung effect niya. Parang naka 8 hours ng sleep, ganun yung effect niya for me. Tsaka napapansin ko talaga yon pag nag-alternate din kasi ako ng mga gamit. So, nakikita mo din yung kaibahan ng bawat isa. So, yun yung napupuna ko sa kanya. At very light lang to. Hindi naman siya gel-like, pero parang water-based na kakulay din siya ng light red. Pag oily skin kayo, or combination, maganda siyang gamitin. Ako kasi is combination skin ako. Oily ako sa T-zone. Then medyo normal to dry ako na ganyang area. Pero itong aking T-zone, oily talaga yan. Nakakatulong naman siya dahil parang nababalance niya din yung skin. Yun, kaya maganda siya. At kaya ako nagka-second bottle sa kanya. The next one is moisturizer. Ito nakakabulol talaga sa totoo lang eh. AHC. Dahan-dahanin ko na lang guys, pasensya na kayo. AHC. Age Defense Real Eye Cream for Face. So, hindi ko pa siya natatry guys na alone etong gold na to na sa eye ko inilalagay pero all over the face tinatap ko siya as moisturizer. Ngayon, parang a week ago lang, tinry ko din siya to tap sa eye cream na ginagamit ko. So, pag nakapaglagay na ako ng eye cream, saka ko siya itatap all over na ganyan. At ang pag naglagay ako nito guys, dahan-dahan lang din. And then saka ko siya ginaganyan-ganyan, tinatap-tap all over my face. Tapos unti-unti lang ang lagay ko, ganyan lang. Eto, napansin ko nakakapagpa-brighten siya and nakakapagpa-firm siya ng skin guys. So kung kayo mapuna, papansin mo yung mga bagay-bagay na ginagamit mo sa face mo kahit na gaano pa yan karami. Lalong-lalo na pagkagising mo sa umaga. Pag meron kang naibang nagamit, nakikita mo yung pagkakaiba sa itsura din ng skin mo sa morning. So, doon mo malalaman kung ano yung naiba sa ginamit mo. Mas gumanda ba kesa sa natural mo skin? So, yun ang napuna ko. Ito pagkagamit ko sa umaga, okay din. Parang plump yung skin mo. Yung naitutulong niya sa akin. And then, so far, wala pa akong masasabi sa inyo kung mas nakaka-okay siya sa eyes ko kasi a week ko lang naman, hindi ko pa siya masyadong ganun napupuna. Pero, yun ang aking masasabi. At unti-unti ko lang din siya nilalagay guys. 2 to 3 pumps lang nilalagay ko hanggang sa neck na yon. Ganun ako katipid maglagay at hindi sobrang dami. Pero effective naman siya sa akin so far sa ganung setup ng paggamit ko. Dito na tayo sa eye cream. Etong eye cream ko, guys. Sorry, guys. Medyo na-excite ako sa
pag-uumpisa ko, pero i-backward muna natin. Sana hindi kayo malito. After ko ng pagda-double cleanse, ang ginagamit ko agad is mag-eye cream agad ako. Parang feeling ko kasi, though sinasabi sa study na ganon, pero pakiramdam ko din, parang masyadong intense yung mga ginagamit mo sa face and my neck para gamitin ko yung mga fingers ko or daliri ko sa eye area ko after, dahil marami na siyang masyadong napahid sa fingers ko. Kaya after na double cleanse ko, eto agad na ginagamit ko. Etong eye cream is AHC 365 Red. So tandem sila ng serum. This is my second at usually guys, sinasabi ko naman sa inyo na sanay ako pag nakaubos ako, magshi-shift muna ako doon sa isang trusted ko and babalik ako kung ano yung previous na ginamit ko. Pero this time, pagka-try ko nito after nung na-vlog ko sa inyo na yung nangyari sa aking mata nung talagang totally na parang bumagsak siya, loss of elasticity and all, ililink ko guys sa description box below para dun sa mga hindi nakapanood. So, eto ang ginamit ko noon as early as 3 days to a week guys, kung makita nyo kung gaano kalala yung eyes ko noon, na-treat niya. Kaya, tinry ko siyang gamitin uli. At, ayan, ginagamit ko pa din siya hanggang ngayon at nakaka-2 yata, pangalawa ko na yata to. Kung tama ako, magkasunod. Hindi ko usually ginagawa yun guys, pero sa kanya ginawa ko. So katulad nung sa serum is may red hibiscus din siya, nakakapagpa-brighten din siya. At eto guys ay na-review ka, kaya ililink ko na lang para mas kung gusto nyo o naghahanap kayo ng eye cream, doon mas in details ang masasabi ko sa kanya. Madali lang siya kung under the makeup, conceal and everything, okay din siya. Itong ginagamit ko day and night. After eye cream, maglalagay naman ako ng lip sleeping mask by Laneige. Ayan, pangalawang tab ko na din to, o pot. Nung una, nanibago ako dito guys. Parang sobrang thick niya. Sanay kasi ako ng mga nagagamit ko is light lang. So medyo nag-adjust ako, pero okay naman kasi mauubos ko na siya halos. At yan. So, ang masasabi ko lang sa inyong tip guys, kung paano kayo mag-alaga ng face nyo, ganun nyo alagaan din ang eyes nyo at ang lips nyo. Lalo na yung eyes, tsaka yung lips, kasi meron yung mga nag-aalaga ng face na face lang ang inaalagaan. Hindi nila concern yung eyes and yung lips, pero kung tutuusin, yan yung mga talagang pag nag-age dyan talaga makikita, since yung lips nyo, lalong-lalo na yung upper, since nagda-dry na yung gums, kaganyan na yan. So, kung hindi nyo naalagaan at hindi nyo natitreat yan, or hindi nyo na pe-prevent na para to make it plump and moisturize, so, madali din siyang magda-dry. Same with eyes. So, yun lang ang masasabi ko. Alagaan nyo din siya. Same-same lang. Ngayon, marami nang nagagamit na eye cream for face and for eyes. So, kung mga bago lang kayong gumagamit at hindi naman maselan yung skin nyo at kaya pa na matry nyo at umokay sa inyo, why not, diba? Kasi mas makakalesen kayo kasi 2-in-1 na. So, basta huwag nyo lang kalimutan, guys, yung eyes nyo at saka yung lips nyo. Same yan. Iba-iba na lang ng intensity na ang paggamit pag nagkakaedad na, pero importante may ginagamit. So, comment down below kung ano yung mga ginagamit, yung lip balm at mga eye cream. Bata-bata pa kayo or kung kasing age ko na kayo. Comment down below guys, at gusto ko rin malaman yan. Ang importante, may nagagamit as early. As early. Kung ano man ang kasunod nun. Kayo na lang yung magsunod. Sa aking paggamit ng serum and moisturizer guys na AHC, ngayon kasi is nag-lactic acid ako. So, in every other night ko ang paggamit. So, pag hindi ko to ginagamit, serum ko na to. So, ang ginagamit ko is tong lactic acid ng The Ordinary. So, meron din akong review nito. I-link ko din down below para dun sa mga hindi nakapanood, para sa in more detailed na mga na information. Eto, after ko ng aking essence, eto na yung ginagamit ko. Mild peeling kasi to guys. Pag-rejuvenate, napapansin nyo naman na meron akong mga pigmentation. So,
nangyari yan yung mga time na nagmomotor pa ako at saka dun sa nagkaroon ako ng last pregnancy ko, napansin ko yan na mas nagkaroon ako ng hyperpigmentation. Yan ang tinitreat ko pa din at sa tulong naman ng mga ginagamit kong pag re-rejuvenate ng skin, eh nakatulong. Pero siya ngayon ang ginagamit ko kaya tinutuloy-tuloy ko. Every other night, pag hindi ko gagamitin yung AHC red ko na serum, eto muna yung i-alternate ko sa kanya. And after, guys, gagamit ako ng hyaluronic acid na The Ordinary din. And then, eto kasing hyaluronic acid, guys, moisture kasi to. Kinakailangan itap nyo para malak yung moisture. At pagkatapos nun, ginagamitan ko pa rin siya ng moisturizer. Etong AHC, Age Defense Real Eye Cream for Face na Gold. Yun yung ginagamit ko para ma-seal yung moisture. So, kung mayroon pa sa inyo na info na ganun, comment down below kung paano nyo siniseal ang moisture pag hyaluronic acid yung ginagamit nyo. So, ginagamitan nyo din ba siya ng moisturizer afterward? So, ako kasi ganun para ma-seal ko. And sa lahat ng mga ginagamit ko na to, guys, ginagamitan ko siya. Araw-araw na ngayon, gumagamit ako nitong Sulwasu na overnight vitalizing mask. In any of these, ang pinangtatap ko overall is itong Sulwasu overnight vitalizing mask, guys. Yan. At kung hindi man ako gumagamit nito, ay nag-facial mask ako. Alternate sa paggamit ko nito. Kasi ito is leave-on mask lang to, guys. Sa morning, nire-rinse ko lang siya. So, hindi na kailangan i-rinse sa gabi. So, kinatutulugan ko na siya na ginagamit ko. And ang naibibigay naman nito, eh, nakakapag-glow siya at na-hydrate niya ng mabuti. So, hindi ka makaka-feel. Pagising ko ng umaga, hindi ako nakaka-feel ng dry yung skin ko. So, yun. Yun, guys, ang aking nighttime skincare routine. So, kung napansin nyo, kalimitan ng ginagamit ko is halos Korean skincare. So, pwede ko na rin sabihin, nighttime Korean skincare routine ko to, guys. Though, meron yung iba na hindi, pero halos yung theory ng Korean skincare is ganon. At alam nyo naman kung gaano ko talaga hinihail ang mga Koreans at Korean skincare. Talaga naman na masasabi ko na maganda ang nagagawa nila sa skin, guys. Talagang bawo talaga ako sa ganda ng nagagawa ng skin nila. So, kung ilang steps yan, kung mga 9 to 10, 10 to 11 steps ng Korean skincare routine ko na nighttime, guys. So, ayan. Sana meron kayong natutunan o nagkaroon kayo ng interest dun sa mga pinagsasabi ko, guys. So, ayan ang aking current kasi naiiba din naman siya. Paiba-iba at hindi ako nag-i-stick din. Not unless na gustong-gusto ko yung product, one or two, mapapalitan, ganyan. Pero willing din ako nagtatry ng mga bagay na bago. Kaya sinabi ko siyang current skincare routine. So kayo guys, gusto ko malaman kung ano mga ginagamit nyo sa inyong nighttime skincare routine. Mahilig din ba kayo sa mga Korean skincare, guys? Katulad ko din ba kayo na mahilig manood ng mga Korean novela at ang laki ng nagagawang influensya sa inyo? So, gaano karaming Korean skincare ang ginagamit nyo, guys? Kahit na palit-palit, hindi sila nawawala. Ay, gustong-gusto kong malaman yan. So, inform nyo ako, chikahan nyo ako kung mga kaibigan ko kayo at kung mga ka-follow nyo ako sa Instagram. Eh, gusto ko din malaman kung anong mga nighttime skincare routine nyo at mga holy grail nyo na skincare. So, until here, guys, at sorry kung masyado ng mahaba to, pero kinat-cut ko to, malamang pag napanood nyo na to, in-edit ko na to para sa mas mapaigsi ko pa. Pero kung hindi man siya masyadong umigsi, eh sana mapanood nyo pa din. At kung umabot kayo until this end, eh thank you so much guys. At see you next time. See you around sa aking Instagram at sa aking Facebook. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe, do subscribe guys. Thank you so much guys for watching. Bye!